Realme 9 Pro 5G! Guys, you want 9-3? Ang nababawal ko ito yung pakita sa stream! Ay, pinakita na! Bago di ka pwede pakita! So we are back again, guys! Hold up! Hold up! Basically, nakita niyo na ito sa stream ko, okay? Unexpectedly, papayit ako sa inyo Realme 9 Pro, pati Realme 9 Pro Plus. Nagalitan ako ng Realme. Gusto kong pagalitan pa nila ako. So, unbox natin ito sa kanila. Realme, it's sorry. Kasi dumating na box. May kasama siyang, hindi ko alam kung ano tawag dito. Umiilaw siya. So, yan, kulay yellow. Magagamit natin ito sa bagong bahay, okay? So, ito yung ano, may laway ko, tulong. Okay? Ito yung box na binigay nila. Sa loob na ito, guys, ma'am, mga ganyan, mga gantong, di, wala tayong pake. Basically, hindi naman natin yung binabase. Kasi, if ever na bibili kayo na ito, ang gusto nyo dyan, ang purpose nyan, guys, is for gaming. Siyempre, malay nyo, gusto nyo din maging vlogger, lahat-lahat. I-highlights din natin yung camera na itong Realme 9 Pro at Realme 9 Pro Plus. 5G silang dalawa. Now, i-compare natin to sa past release ni Realme. What we have here is the Realme 8, okay? Hindi ko ito ma-recommend sa inyo kasi mas maganda yung Realme 8 5G. Yung Realme 8 5G, nagbe-benchmark siya sa... Yung Antutu benchmark niya is 350,000 Antutu benchmark. Now, if gusto nyo yung smooth gameplay sa any kind of game, most likely sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends, 150,000 Antutu benchmark, okay na. Makapag-game ka na nun, pero low settings yun. Pero pag umabot na 200,000, nasa medium settings na yun ng Mobile Legends, and 250,000, that's high settings, okay? Now, sa ibang game, like PUBG Mobile, kailangan nyo 300,000 yung AnTuTu benchmark. Now, at sa Realme 8 5G, dito si 5G, pero sa Realme 8 5G, nasa 350,000 ang AnTuTu benchmark niya. So, any kind of game, madi-deliver niya sa'yo. Plus, si Realme 5G ata is 90Hz. Eh. Now, ito naman isa, guys, si Realme GT Master Edition, okay? What we have here is Snapdragon 778G 5G processor, 120Hz Super AMOLED display, 65 Super Dark Charge, Super Slim and Live Master Edition. I'll say, ito yung tunay na pang-gaming nila. Okay? Ito, nag-round up to sa AnTuTu benchmark ng 540,000 AnTuTu benchmark. Okay? If you want gaming na masatisfied ka and nasa tight budget ka, I think Realme GT is the best answer. Right now, mabibili nyo ito to 16 to 18K pesos. Okay, ito naman, tight budget kayo, 11K, ang 5G. Okay, ang Realme 8, normal is, I think, 13, 12K, so mas mahal pa din, 14K. What we have here is 9 Pro. Dalawa, unbox natin ito sabay, okay? Yung 9 Pro una. Itong 9 Pro, guys, nag-round up to na ang AnTuTu benchmark na 400,000. So, mas mataas siya sa Realme 8 5G. Okay, may 120Hz. Smooth display siya, hindi siya AMOLED, okay? Snapdragon 695, so mas mataas pa rin sa Realme GT. In kind of way. Night scope camera, 5,000 mAh battery. Tapos, check naman natin to. Ito naman si Realme 9 Pro Plus. Meron siyang Sony. So, ito basically, guys, 90Hz ano, Super AMOLED display. Para sa akin, ito, guys. Itong si 5G Pro Plus na 9 Pro. I think, ito yung gusto nyo maging vlogger. And same din makapag-game kayo dito, okay? And same din makapag-game kayo dito. I think ito mag-range yung AnTuTu benchmark nito to 500,000, 504,000. So, ang tinaas lang ni Realme GT dito kay 9 Pro Plus is about 10%. Now, depende sa pricing nito. Sabihin natin na 18K to, nasa 16 to 18K, tapos si Realme 8 5G is around 11K. Pag ito nasa 15K, worth it, guys. Like, super worth it. Now, pag ito yung nasa 15K, super worth it na ito, guys. 120Hz, guys. 100 freaking 20Hz. Kasi sa palagay ko, papasok na si ML sa higher refresh rate. Hindi siya mag-i-stick sa 60Hz. Okay? 60 frame per second. Baka pumasok na siya sa 90 frame per second or 120 frame per second. Doon nyo na magagamit ang 120Hz, okay? Guys, bago natin simulan, huwag nyo kalimutan i-follow sa Kumu, okay? End of this month, magpapag-giveaway tayo ng cellphone, Realme GT, Realme 8, at saka ng Realme 9, at saka ng laptop na Realme. So, don't forget to follow me at Kumu. Nagla-live din tayo doon ng mga chismisan, mag-i-test tayo doon. Don't forget that. Go, makikita nyo dito yung picture, i-follow nyo ako dyan.
palakin natin yung following natin doon para masaya tayo. Now, buksan natin dito guys yung Realme 9 Pro Plus. De, you know what? Nagugulan ako eh! Realme 9 Pro 5. May plus, iniba nila yung pangalan nila. Mas gusto ko yung pangalan nila ngayon, mas simplify, hindi yung Realme 8 Pro, Realme 8, Realme 8 5G, ganun. Kasi guys, ngayon, mandatory na. Okay? Kailangan mo na ng 5. Halos lahat ng cellphone ngayon naka 5G na. Pag wala ang 5G, hello, nasa kuweba ka ba? Nasa kuweba, ikaw may 5G ka? Oo, di ba? Wala ka sa kuweba. Okay, so, buksan natin to Realme 9 Pro. Masyadong tight yung box ha. Protektado guys, sealed na sealed. Sana nandito pa yun guys, okay. Ang di na mawala sa Realme guys, yung casing nila. Yung plastic casing. Gustong-gusto ko yun. Like, super gustong-gusto ko yun kay Realme. Sana hindi nila tatanggalin yun dito. Super comfy nun. Alright. So, marami nagtatanong sa akin, dogs, bakit hindi Android sa mga Pro SIM? Guys, kasi ang Android, madaling malagyan na mapa. Yes, aminado tayo. Pero when it comes to tight budget, guys, hindi nyo na masisa. Hindi lahat kayang umafford ng high-end na phone. Okay. So, tignan natin to. Bam! Ito yung phone. Tignan natin kung may plastic casing to. Yes, meron guys. Nice one. Alright, over here. So, check natin to guys, ha. Ito si Realme 9 Pro. Hindi si Plus Edition. 9 Pro Plus, okay? Ito yung normal. Normal ata to. Or ito yung pinaka-lower end na 9. Okay. Wow. So, power brick muna. Fast charge. Okay, napa. Ang laki guys, ang laki. Like always, Realme, pag nagbigay ng charger, ng power brick, hindi ka madadown. Okay, hindi siya maliit na pang matagal ng charge. Type-C charging na cable. There you go. Other than that, wala na sa loob. Alright. Now, for the phone itself, guys. Ang hinihintay ko dito yung likod eh. Okay, si Realme mahilig kumulit sa likod. Matilok si Realme sa likod. Uy! Oh my God, guys. Ibang klase, guys. Nakikita dyan. Holy crap. Ibang klase talaga si Realme. So, meron tayo ditong triple camera. Tapos yung flash. Okay. Napakaganda. So, magsabi kayo na, oh shit, pag ako tulad sa iPhone. No, basically, mas different siya. Sa iPhone is, paano po placement ng camera? Nandito na to. Okay. Ito, pag ako tulad sa iPhone. Pero, mas ano siya. Di ka tulad sa iPhone na dito yung camera, di ba? Mm. Dito siya dalawa. Tatlo ka agad siya. So, there you go. Ito yung phone. So, ito naman yung volume knob niya dito. Volume button, volume knob. SIM card. Okay. Tapos, unlocking system. Now, sana hindi nila tinanggal yung pag-unlock. Sana may face unlock siya, tapos meron din finger unlock. Gustong gusto kasi yung finger unlock, promise. Sana nga dito eh. Sana hindi nila tinanggal yung dito, kasi mas gusto ko dito eh. Promise. Pero kung pwede naman si screen, alam niyo yun. Eto na guys, okay, Realme GT. Guys, hindi na natin ito itatry sa game, okay? The benchmark itself, 400,000. I think, wag na tayong maglokohan pa dito. Okay, wag na, please lang, wag na tayong maglokohan. Pagka sasabihin mo sa akin, dogs, try mo yung Mobile Legend, wag na tayong maglokohan. I think, yung benchmark pa lang, tapos na ang MLA. So, dito pa lang, guys, nagamdam na natin na 90Hz siya. Or 120, English. So, na si Philippines, up, P. There you go. Realme user done. Yes. Next. Kamisado na natin yan. Sala PLDT. Sala 5G tayo. Kukonek tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Please lang guys. Huwag kayo pumunta dito sa amin at tumambay at nakawan lang kami ng Wi-Fi. Okay? Pamamayan dyan lang kayo sa labas. Nakiki Wi-Fi kayo. Dito lang. So, makikita nyo yung 5G. Makikita nyo yung 5G connectivity sa ating router. So, that's good part. So, ibig sabihin, Less lagi na kayo sa Mobile Legend at that part, okay? Sa kahit anong game. At that part pa lang masaya na. So naka 120Hz na to. Now, habang nag-checking for update, buksan na agad natin si 9 Pro Plus. Ano ito maganda eh. Ito maganda dito eh. Kaya pagalitan tayo ng Realme, sabi natin, wala na-upload ni. Paano tayo magkagawa dyan? Realme, paano na yan? Patigas ang ulo ni Doggy. Amen. Like, holy shit, guys. Now, ito, I think, this one is 500,000 na total benchmark. Mas maganda yung lens niya sa camera niya. Mas focused to for vlogging, for video edit, for TikTok itself. Alam niyo yun? Kung gusto niyo pumasok sa entry point ng vlogging, I think this one of the best. Kailan RAM to? 8GB of RAM. Same sila ng ROM, 256. Ito, sa 256 din. Correct me if I'm wrong. 256 din tayo, no? Pagkakalam ko, 256. Shit, di natin yung naano. Check natin. Ano? 128. So, mas malaki yung space plus niya. 128 lang si Realme 9 Pro. Si Realme 9 Pro Plus is 256. So, yung sabihin, no, target talaga nila is yung mga mahiling mag-video at lahat. So, meron din yung ano?
plastic case, hinahabol na natin. Alam na natin eh. Nakita natin sa bagong box nila, meron sila sa ibig sabihin, meron din dito. Ganun na kadali guys ang sitwasyon natin. Now, woo! Guys. Maga. Ang fast charging guys, ang laki. Mas malaki pa dito sa ano ng ano, 9 Pro. Type-C cable. Sa, I think, mas pricey ko. Kita pa lang dito sa power brick niya, mas mahal na. Pero mas syempre, nakikita niyo yung dinagdag niyo na pesos or dinagdag niyo na dollars ang cable bili is napupunta talaga sa mga gadgets, sa mga specs. Alam mo yun, dagdag talaga. Ramdam mo, shit, okay, mas mahal na 3K pero ramdam mo yung 3K mo na yun. Eto si Realme 9 Pro Plus, okay. Tingnan natin yung likod. Tingnan natin yung likod. Woof! Itong paldo, ang ganda guys. Holy crap, mas gusto ko to. To be honest, mas gusto ko to guys. Ang laki ng difference niya, super laki ng difference. Like, so makikita nyo dito guys, nandito yung volume button niya, dito yung SIM card. Pero dito guys, hindi siya papasok sa loob eh. Kung titignan nyo dito sa Realme 9 Pro, nakita nyo side by side, ang laking button niya, papasok siya dito, dito hindi. Guys, promise, napakalupit ni Realme. Ito yung gusto kay Realme, guys. Alam yan. May headphone jack pa din siya. Hindi nila tinatanggal. Okay? So, ito yung speaker. Ito yung charging port. Ay, yung charging lagay ng Type-C. Ito yung ano, head jack. Which is napakaganda yan, guys. Promise, super ganda yan. Super thankful ako dun kay Realme. Hindi nila tinatanggal yun. Hindi ka nila pinupush na. You know what? Mag-Bluetooth. Ano ka na lang. Hindi. Kahit meron silang wireless Bluetooth na ano. Hindi. Meron silang headphone jack. Yun. So now, buksan natin to. Now, eto guys, 90 Hz to. Pero super AMOLED. Titignan natin yung difference pagdating sa color. Gusto ko yung likod na eto, guys. Eto super masculine to eh. Eto feminine. Okay? Eto yung ibibigay mo kay girlfriend eh. Eto. Eto yung pang ano eh. Pang lalaki. Kaso, yung spec na eto, eto yung pang spec lalaki. Eto yung spec na pang babae. Okay? Pero I think may variety to guys. Huwag kayong mag-ilala, may variety. So, pag nakita mo si girlfriend, o sa'yo gigaluhan mo ng ganito. Kung mahilig siya mag-TikTok, mag-video, mag-makeup, yun yan niya, Bibi! Bibi! Pag-TikTok na ako eh, sasayaw-sayaw nga ako eh. Bakit cellphone ko eh? Ano magagawin mo? Nakaupo ka, nakabihin mo, Bibi mo ako. Upgrade ka dito, di ba? Medyo ko lang. Pero, alam mo yun, pag gusto nyo mag-upgrade, sige galuhan si girlfriend mo, si bunsong kapatid, magagal ng Mobile Legend. Pag Mobile Legend, lahat game, I think this one. Okay, 120Hz AMOLED, Snapdragon. Now, for girls na nagigame din, alam yun, nagpapabuhat sa mga boys, I think this one. Okay, pag nag Call of Duty, si girl, gusto mo samahan, ito ibigay mo sa kanya, give mo sa kanya. Okay, ganda na ito guys, like real talk. Now, pagdating sa screen size, mas malaki to. Mas malaki si Realme 9 Pro kaysa kay Realme 9 Pro Plus. Okay? Pero, mas slim siya guys. Like, to be honest, super slim ni 9 Pro Plus. Compare mo kay 9 Pro. Huwag niyo tingnan yung kuko ko. Madumi. Madumi, alam ko. Pero guys, kung titignan nyo, hand-wise, para sa akin, mahaba kasi yung fingers ko eh. Mas gusto to. Si 9 Pro. Alam niyo yan, mas gusto to. Mas comfy ako sa akin. So, nakikita niyo dito, fingerprint, face, password. So, to-try natin yung fingerprint, okay? Mas gusto ko si fingerprint. So, 9 Pro to guys, okay? Check din natin dito kay 9 Pro Plus. So, maya, fingerprint, set lock, numeric pattern, alphabetical. So, place your finger on sensor. Also, sensor siya! Ooh! Okay. I like it. Di, totoo lang guys. Gustong-gusto ko yung mga ganito. There you go. Done. Okay, na-done na natin. Skip natin to lahat. So, ganun lang. Mas pinadali yung gesture niya. So, we're going to settings, guys. We're going to settings here. Display and brightness. I think na 120 na yun. Nababaliw na ako, guys. Hindi ko na alam. Naka-auto pala. Let's go for high. 120. So, yung mga tao dyan, dogs, 120, baka mabilis maubos yung battery. At dito na nagiging handy si 5,000 mAh battery niya. Okay. So, there you go. 120. Okay, 120 Hz. Try it. Guys, once you go 120 Hz, you can never go back. Oh my God, napaka-smooth guys. Okay,
Napaka-smooth. Now, yung locking system niya. Tignan natin. Bam. Okay, gaano kabilis? 3, 2, 1. Ayun. Ulit. 3, 2, 1. Oh, mabilis. Mabilis. Gusto ko to, guys. Like, kasi ito yung handy sa atin eh. Ngayon, naglalakad tayo. Lalakad tayo. Bam, nilabas natin. Nakakita tayo na shorty. I'm a shorty. Bro, pag may shorty. Yo, shorty. Ano nga pala phone number mo? Diba? Matik yan. Matik. Now, let's try the 9 Pro Plus. Okay, mamaya to try din natin yung camera. Ito, lahat-lahat. Ito naman ang 9 Pro. Okay. Siyempre, i-compare natin ito mamaya. Okay, may fingerprint sensor siya. May face. May password. So, try natin yung fingerprint. So, dito siya sa gitna naman. Okay? So, sa gitna siya, guys. There you go. Done. Over here naman, tingnan natin yung 90 Hz. Tapos, i-compare natin yung dalawa. Exit. Dito ba? May refresh rate ba sila dito? Device, ayan yung wifi natin, screenshot, power saving mode, ultra vision engine, okay, wow, may dark mode. Dami na nalagdag. Okay, so dito, readme share, personal hotspot, screencast. So pwede na ito pang stream, guys, like to be honest. Iba pa din ang AMOLED, guys. Settings, let's go to the settings, let's go for display, brightness, screen refresh rate. To high, 90 Hz, okay. Max natin yung brightness para makita natin. Mas... 20. Mas gusto ko 20, guys. Like, to be honest. Okay. Like, I'll be totally honest here. So, check natin to sabay, dalawa. Okay, lagyan natin dito sa table. Para makita nyo yung difference, guys. Okay. So, unlock natin siya pa. Mabilis din siya, okay. Pero mas gusto ko talaga yung nasa gilid. So, if ever nabibili nyo yung 9 Pro Plus, I think... facial ID talaga yung the best. Pero pagdating naman dito sa 9 Pro, I think finger sensors the best. Okay. 9 Pro, 9 Pro Plus. So, tingnan natin dito. Now, baka sabihin nyo, di nyo nakikita yung difference. Guys, ako masyado akong choosy ako sa Hertz. Mas smooth talaga siya, guys. Like, anlayo ng 120 Hertz. Pero mas crispy ang image ni AMOLED. Okay. Mas maganda. Mas detalyado. Nakikita nyo yung full animation dito, guys, sa 120 Hz. Buksan ulit natin yung YouTube. Okay, buksan natin yung YouTube. Bam. Yan na, smooth na. So ito, agamda mo 90 Hz siya. Agamda mo 90 Hz talaga siya. Ito, guys. Nakita niyo yan? Agamda mo 120 Hz. Ito. Agamda mo 90 Hz talaga. May sasabihin ako sa inyo, like, advice. Now, for gusto nyo ng camera, like, gusto nyo maganda yung quality, I think, for God's sake, ito talaga the best. Okay, tingnan natin yung camera ganyan, guys. Taas natin yung brightness. Agreement. Nakikita niyo yung camera. Para siyang DSLR. Video. Okay. So, gagawin natin dito. Tataasan natin. Settings. Taasan lang natin ng 1080p. To 4K resolution. 60 frame per sec. Hindi pwede kay 4K. 1080p. 60 frame. Bam. Tingnan natin ngayon sa video. Bam, guys. There you go. Para siyang naka DSLR. Maganda siya sa low light. Napakaganda niya sa low light. Kita niyo yan. Napakaganda. Street mode tayo. Dito, guys, street mode. I think picture lang to. Pero ito yung may pinakamagandang kuha sa lahat. Street mode. Okay. Nakikita niyo yan. Super smooth. Super crispy. Now, sa night. Mas maganda to. Night. Kuha niya sa low light, oh. 50mm. Ooh, ito maganda, guys. 50mm. Now, syempre, ang gusto natin dyan is video. Okay, video. Oh my God, guys. Napakalupit. Napakalupit. Now, front camera. Tingnan natin. Tangin, nakakagising ko lang pala. Tangin ang mukha yan. Okay, guys. There you go. Smooth. Napakaganda. Now, tingnan natin dito. Okay. Now, syempre, sabihin nyo, dogs, ba mamaya, mas maganda pa yung tingnan natin. Smado kasi, guys, yung pasma ng kamay ko eh. Okay. Now, sa camera naman. Now, pagdating sa video, check natin. 1080p for, let's go for 1080p. So, wala siyang 4K. Tapos, wala siyang 60 frame sa 1080p, guys. Dito, 720 meron. Yes, there you go. Check natin. Okay, kitang-kita niyo yung difference, guys. Like, kitang-kita niyo yung difference. Oh my God. Dito pa lang kita na yung difference.
Kitang-kita niyo yung difference. So, ang smooth nito. Kitang-kita niyo yan, guys. Si Diggy. Kitingnan mo yung kulay na pinto. Kita niyo yung kulay ng pinto. Checkan natin ba. For sure, wala itong ano. Yan natin, 1080p, kaso 60-30 frame lang. Oh, nakikita niyo. Yung kulay ng pinto, guys. Kitang-kita eh. Oh, yan yung kulay ng pinto dyan. Yan yung kulay ng pinto dito. Oh my God, ang laki. Ito pang game lang to, guys. Nandyan nyo, ito, I think purpose na ito for game. For game only. Ito, purpose na ito for everything. Ano bibilihin ko dito? Now, choice yan eh. Choice yan ng tao eh. Ikaw, papipiliin ka, ano mas gusto mo? Yung, ano, camera-wise. Camera-wise. Para sa akin. Oh, kasi mahilig ka sa camera. Mm. Camera ka man kita eh. Kaso, gamer ako eh. Mm. Hindi ako masyado mahilig mag-picture eh. Ito, oh. Now, to be honest, guys, nakita nyo ba konti lang ako mag, ano, sa IG ko, konti lang yung picture na pinopost ko. Hindi kasi ako mahilig sa picture-picture. Guess nyo yun? So ako, mas pipiliin ko to. Pag mahilig kayo picture, at the same time mag-game, I think this is talaga. Para sa akin, I think, yung 120Hz kasi. Ang hirap, guys! Paano eh? Pagka mahilig ka sa pic, mahilig ka sa video, mahilig ka mag-video, mahilig ka mag-TikTok, mahilig ka mag-game, alam mo yun, titingin ka dito kay 9 Pro Plus. Ito yung best mo. Best Buy. Huwag ka na mag-Realme GT, promise. Eto na. Pag titingin ka pa sa Realme GT 5G, I think sabihin ko sa'yo, Tol, kung yung Realme GT 18K yung presyo, tapos eto 15 to 16K, kalimutan mo na yung GT, pumunta ka na dito. Mas maganda tong 9 Pro Plus. Pag-usapan natin, gaming lang talaga. Eto, 9 Pro. Sabihin natin, dogs install gaming. Wala akong pakay sa picture. Katulad mo, hindi ako mahilig mag-picture. Okay? Andiyan naman si girlfriend, pipicturean niya ako.